So, meron akong nakitang leak. Kung makikita nyo, ayan, ito. Ito yung leak. Ayan. So, nakikita nyo sa aking kamay, merong oil leak. So, ibig sabihin, merong kunting problema itong ating itong bahagi na to ng gulong. What's up guys, magandang araw po sa ating lahat. Today's video po is meron po akong ipapakita sa inyo. Bali, andito po tayo sa loob ng ating multicab. At meron po akong ipapakita sa inyo kasi kanina kasi is nag-ikot ako, chinek ko yung ating gulong. At meron tayong nakitang kunting problema sa ating gulong doon sa gawing likuran. So ipapakita ko po sa inyo yung kunting problema at ituturo ko na din sa inyo kung paano masusolusyunan yung ating nakitang problema. So ipapakita ko sa inyo yung problema. So ito yung gulong na may problema. So, meron akong nakitang leak. Kung makikita nyo, ayan, ito. Ito yung leak. Ayan. So, nakikita nyo sa aking kamay, merong oil leak. So, ibig sabihin, merong kunting problema itong ating itong bahagi na to ng gulong. Dalawang klase lang naman ng sira ang or leak yung makikita natin dito sa gulong. It's either sa ating brake fluid or yung ating gear oil sa ating differential, no? So ngayon guys, para makita natin yung leak dito, kung ano ba talaga siya or saan ba siya nanggaling, bubuksan natin tong babaklasin natin lahat to. Yung gulong pati itong brake drum. So guys, kuha lang tayo ng tire wrench at saka jack. So ito, bago nyo to buksan or i-lift yung ating jack, kailangan nyo muna luwagan itong mga lock nuts. Ayan po, disclaimer lang po sa mga viewers natin, hindi po ako expert mechanic at itong ginagawa ko po is natutunan ko lang based sa aking pag analyze or sa kakapanood ng mga mechanic, expert mechanic. So binabahagi ko lang po din sa inyo para magkaroon din kayo ng ideya sa inyong sarili. Salamat po. So sa pagtanggal ng brake drum, dahil ito ay masyadong mahigpit, kailangan lang natin ang bolt na 12 cm, I mean 12 mm bolt. Ipapasok natin dito sa butas.
tumbot yung magsisilbing tulak palabas ng ating weight drum. Para itutulak niya yung weight drum palabas. So ngayon guys, nabuksan na po natin. So kikita nyo, ito yung ating brake cylinder. So nandito posibleng meron ang nasa loob nito is yung ating brake fluid. Ito yung piston. So makikita nyo walang brake fluid na leak dahil hindi basa yung ating brake cylinder. So ibig sabihin nandito yung leak dito sa ating axle. Ayan no. So kung makikita natin si Alim, ayan, grabe na yung leak ah. Ayan yung leak. So nandito yan, nanggaling yan dito sa ating axle. So ang kailangan dito, i-check natin yung ating wheel seal. Wheel seal ng ating axle. So yan guys, nabaklas ko na lahat yung ating mga brake shoe. So ayan, sinilid ko sa balde. Tapos next nating tatanggalin is itong axle. So meron itong apat na nuts na naghigpit sa kanya or nag ano bang tawag dyan sa Tagalog? Basta, andito. Pakita ko sa inyo. Andito siya sa likod. Kung nakikita nyo. Yan, dyan. Andyan sa likod. So, tanggalin natin para matanggal natin yung ating axle. So ayan guys, ito yung leak. Grabe yung leak oh. Ito yung oil seal. Papalitan natin yan. Yan. Ito naman yung axle na binunot natin. Yan. Tanggalin natin
Ayan, natanggal ko na. At natamaan pa yung ating camera kanina. Tanggal ko na yung oil seal. So, papalitan natin yan. Pero bago natin papalitan yan is anuhin muna natin yan. Lilinisan muna natin. Okay. So, ayan guys. Nalinisan na natin. Next is isasalpak na natin yung bagong oil seal. Ayan. Nalinisan na din natin yung ating axle. Sasalpak na natin itong ating bagong wheel seal. Itong nabili natin. Yan. So ayan guys, tapos ko nang ipasok yung ating oil seal. Yan. Lagyan lang natin ng grasa itong ating bearing. Yan. So isasalpak na natin. Pabalik na natin to dito. Yan. Tapos isasalpak. Isasalpak na natin tong ating axle. Yan. Dahan-dahan lang. Balik natin itong nuts. Yung mga nuts sa likod. Kapain mo lang ng ganyan. Ito naman. Actually guys, medyo mahirap din siya. Lalo na, ikaw lang ang isa. Wala kang assistant. Ayan. Lahat ng discarte mo dapat. Dapat nandyan yung mga discarte mo. Napawisan na pang marami guys oh. Grabe. Hirap mag-mechanic. Tapos, ipita na natin. Gamit yung ating 12 millimeter back wrench. So, ngayon guys, is ibabalik na natin lahat ng ating mga tinanggal. So, ibabalik na natin siya sa ating yung position niya. So, ibabalik na natin siya dyan, yung ating mga brake shoe. Thank you.
So, ayan po, at natapos ko na po maikabit yung ating gulong. At lahat na po ng ating mga binaklas is natapos na po natin ikabit lahat. At medyo hiningal po ako, no? Nagpawisan po tayo ng marami. Ayan, at mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po sa ating channel. At dito na lang po magtatapos yung ating video. Sana po ay mayroon po kayong natutunan. At ayun nga, please subscribe and please like and share. And hindi ko na papahabain to. And this is LMAX PH. And signing off. Bye-bye.